Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong favorite American colony traitor, Sasrogando Sasot. At alam niyo naman po, simulang pinasabo po natin ang issue ng legalized corruption sa Senado at Kongreso ay nagkakautal-utal na at nagtilay nagkaka-amnesia na ang mga senador at congressman. Pero bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko lang batiin at i-shout out ang iba't ibang Pilipinong taxpayers sa iba't ibang dako ng Pilipinas and of course ang ating mga magigiting na OFWs na nagpapadala ng remittances na kanilang pinaghirapan gabi-gabi, araw-araw sa pagtatrabaho sa ibang bansa. So shout out po sa mga OFW sa Hong Kong at hello po sa mga taxpayers sa Manila, hello din po sa mga taxpayers sa Quezon City at hello din po sa mga taxpayers na nasa Zamboanga, nasa Sulu, at hello rin po sa mga, again, marami po tayong mga OFW sa Hong Kong na nanonood. At hello rin po sa mga OFW na nasa Turner, Montana. And again, yung mga bloggers, vloggers, mga TikTokers sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, na gustong i-re-content o gamitin ang content ko para sa kanilang mga blogs, YouTube, TikTok, okay lang po sa akin. Wala po itong copyright. This is a creative commons. Gamitin nyo siya sa paanong pamaraan basta mapag-usapan lamang po ang napaka-importanting issue na ito ng mga Filipino taxpayers. So, kung kayo ay concerned bilang Filipino taxpayers, i-share nyo lamang ang video na ito or gawin nyo rin content sa inyong mga Facebook, YouTube at TikTok. So, hello sa mga taxpayers na nasa Iligan City. Hello sa mga OFWs na nasa Netherlands na nagpapadala ng remittances. Hello kay Joey na aking katandem sa paghimay ng mga isyong legal. Hello Joey, kamusta ka? Magandang gabi sa iyo. Hello sa mga OFWs na nasa Somalia. Hello sa mga taxpayers na nasa Calibo, Aklan. Hello sa mga, again, ang daming OFWs sa Hong Kong na nanonood. So, i-share nyo lamang po ang live video na ito upang po ay malaman ng inyong fellow taxpayers or fellow OFWs ang ginagawang katarantaduhan ng Kongreso at Senado tungkol sa salapi ng bayan na nangyayari po ito sa napakahabang panahon at dapat ito'y wakasan na. Okay? Kasi pag hindi natin ito winakasan, tinotolerate po natin ang legalized corruption. So, ayan. So, bahala na kayo kung paano nyo gagamitin ang content na ito. Basta pag-usapan ninyo ito, no? Dahil marami nang sumasagot sa akin. Okay? Na may congressman na nabulol. Okay? Nung tinanong siya tungkol sa post ko about the legalized corruption. At ang pinaka-latest po na sumagot ay si former Senator Ping Lacson. Okay. Eto, kayo po ang huhusga kung si Senator, former Senator Lacson po ay nagsisinungaling. Okay? Ito po ang magiging katanungan sa live na ito na inyong sasagutin pagkatapos ng kung mag-explain. Kayo po ang ahatol kung si Lacson ay sinungaling or nagsasabi ng totoo. Okay, bakit na-involve si Senator Lacson? Kasi po, noong 2011, 15th Congress, si Senator Lacson po ay nagpasa po, okay, nag-file po ng resolution. Ang tawag sa resolution ay Concurrent Senate Resolution Number 10. Okay, papakita ko sa inyo yung kopya ng resolution na yon. Okay. So, ito po siya. Okay? Ito po yung kopya. Okay? So, ayan yung
what do you call it? Control number? 15 Congress, second regular session. At ito po ang title, okay? Concurrent Resolution Number 10, Concurrent Resolution Maintaining, ibig sabihin pinapanatili ang prevailing system, ibig sabihin ang umiiral na sistema ng accounting at liquidation ng bawat budgetary allocation ng bawat isang miyembro ng Senado at ng mababang kapulungan as classified. Okay. So, ako po'y nagsulat tungkol dito at sinabi ko po ito ay legalized corruption. Kaya ko nasabi po itong legalized corruption dahil ayon din sa concurrent Senate Resolution Number 10 na ito na pinasa ng Senado noong 2011 at ng Kongreso noong 2012 ay liquidation by way of certification ang MOOE or ang maintenance and other operating expenses ng bawat senador at miyembro ng House of Representatives. So, kailangan lang ng liquidation by way of certification na pinirmahan ng bawat senador at bawat miyembro ng House of Representatives na ang pera na ginamit ng nila, okay, ay ginamit para sa maintenance and other operating expenses, MOOE. Okay? So, yan. Yan ang Senate concurrent Senate Resolution Number 10. Okay. Ngayon, siguro dahil sa inyong pag-iingay, narinig ni Lacson itong pinag-uusapan natin. So, siya po, si former Senator Lacson, ay nag-reply po today. Okay? Today, so October 20, 2023, ito ay kanyang website. Makikita niyo yan. Okay. So, sabi niya, on the so-called legalized corruption resolution. So, ibig sabihin po mga friends, ay umiiral po ang ating kampanya. So, patuloy po tayong mga ngalampag at lumalabas po ang kasinungalingan. Okay, ito sabi ni Lacson. Sabi niya, there is no such thing as legalized corruption in Congress via a concurrent resolution, much less one with my involvement, as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform or both. So, ang sabi po niya, misinformed po daw tayo. So, ako naman nagpakalat nito eh, no? So, ako daw ay misinformed or seeking to disinform. Tingnan, kayo po huhusga kung sino po ang nagsisinungaling at nagdi-disinform. Si Lacson o ako? Kayo huhusga. Sabi niya, as a background, I was tasked to file the said resolution, concurrent resolution number 10, which actually sought more accountability. Nakita niyo yan? More accountability daw by justifying the liquidation of funds through the submission of receipts. So, liquidation of funds through the submission of receipts daw ang nakalagay sa resolution. Sabi niya, before this, lawmakers has been allowed to liquidate funds merely through certification since Congress opened in 1987. So sabi niya, bago daw yung concurrent resolution number 10, sabi niya, bago yung concurrent resolution number 10 na kanyang pinasa, liquidation through certification lang daw ang Congress. So dahil daw sa concurrent resolution number 10 niya, kailangan daw ang liquidation of funds ay may resibo. Sinabi ni Lacson yan. So may link siya sa concurrent resolution number 10. Tingnan natin kung saan ito pupunta, no? Okay. So, ayan, no? So, pumunta nga sa concurrent resolution number 10 yung link niya. So, anong sinasabi dito? Ulitin natin. Okay? Ang sinabi niya sa kanyang statement, binabago niya yung sistema. Paano binabago? Ang title ng resolution is
maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. So ngayon, ang tanong natin, okay? Ang tanong natin ngayon, ang resolution, ang sabi, maintaining, sa Tagalog, pinapanatili. Okay? Pinapanatili. Prevailing. Ibig sabihin, ang kasalukuyang, okay? Sistema ng accounting at liquidation ng bawat budgetary allocation ng isang miyembro ng Senado at Kongreso as classified. So, anong binago mo? I-maintain mo nga yung sistema, ang umiiral, prevailing system, umiiral system. Tanga ba kami na hindi namin naiintindihan? Title pa lang ng resolution, maintaining, pinapanatili, prevailing, ang pangkasalukuyang sistema, umiiral na sistema. So, anong binago mo? I-maintain mo nga eh. Para masabi mong binago mo, lakson, dapat ang word ay changing. Bakla ka ng taon. Maintaining is not the same as changing. Friends, humanap nga kayo ng dictionary na ang maintaining na word ay synonym ng changing. Meron ba? Oh, sabi niya, ano yung sabi ng statement niya? Ang lakas pa ng loob na ilink yung resolution, no? Eh, mali-mali. Oh. Justifying a sought more accountability by justifying the liquidation of funds through the submission of receipts. Okay. Before this, lawmakers had been allowed to liquidate funds merely through certification. So bago daw ang kanyang concurrent resolution, liquidation through certification daw. So dahil daw sa resolution niya, liquidation through submission of receipts. Ikaw na, Lacson, ang naglink ng resolution na to. Okay. So wag po kaming gagaguhin. Okay. So, ito uli yung resolution. So, hahanapin natin. Okay? Okay. Mag-ano tayo? Mag-control F search. Hanapin natin ang word na receipts. Okay? Ito po. Oh. Receipts na word. Zero. Sa resolution mo, Lacson. Ang word na receipts, zero. Okay? Oh, sabihin natin receipt lang. Zero. Okay. Zero. Oh, wala kahit isang salitang receipt o resibo sa resolution mo, Lacson, ay wala. Oh, titingnan natin ngayon ang word na certification. Mm. Ayan, no. Oh. 'Di ba? Certification. Ayan, no. Whereas in recognition of the delicate and unique nature of the functions, operational and organizational structures of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Okay, so anong naging hatol nila, no? Resolved as it is hereby resolved by the Senate, the House of Representatives concurring that the prevailing system
of accounting and liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. So, ano yung sinasabi ni Senator Lacson na binago niya ang sistema because of concurrent resolution number 10? Hindi pa kami, Senator Lacson, do you really think na we are that stupid? Ha? Do you really think na bobo kami? Na hindi namin naiintindihan ang napakasimpleng English ng concurrent resolution number 10, maintaining the prevailing system of accounting and liquidation ng bawat isang senator at congressman as classified. At nakalagay na rin sa resolution na yan na ang current system ninyo nung pinasayan ay liquidation by certification. So, ang ibig sabihin, Senator Lacson, pinanatili mo yung sistema na sinasabi mong binago mo. Hindi akong magde-decide. Ang taong bayan ang magde-decide kung sino ang nagsisinungaling. Ako o ikaw? Okay. Pupuntahan din natin yung statement mo. Oh, sabi niya, current resolution number 10 adopted in 2011 takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents outside our legislative work such as medical assistance. Pero daw hindi raw ito inconsistent, okay, sa pag-audit ng OCOA. Okay. At nagmayabang pa raw siya, no? Thus, while the concurrent resolution allows certification by individual legislators to disburse funds allocated to their respective offices, it does not excuse anyone from liquidating through official receipts and other verifiable documents, much less from being audited by the Commission on Audit, as nobody in government is exempted from COA audit. Ikaw na nagsabi niya, walang exempted sa COA audit. Sabi pa niya, for the record, throughout my years in public service, I have always been consistent in complying with all the existing COA regulations, much more with the required submission of all liquidation instruments when I was in the Senate. Thus, when the COA first conducted a special audit of Congress, I was the first one who submitted the receipts and related documents. Well, Senator Lacson, unahin ko na yung nag-submit ka. Bakit pwede po bang isa-publiko ninyo ang individual COA audit ninyo? Pwede bang isa, sabi mo naman may nag-i-exist na mga resibo ng MOOE mo, eh baka pwede mong i-public yung liquidation mo ng expenses. Pati yung kung sino yung mga binayaran sa opisina mo. Sino ba yung mga pinapasweldo sa opisina mo? Kasi wala po kami makita na publicly available na ganitong information. Hindi naman classified yan, di ba? Anong sabi niya? Sabi mo, Senator Lacson? Ha? Concurrent resolution number 10 adopted in 2011 takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents outside our legislative work, such as medical assistance. Alam mo, Senator Lacson, ang kalaban mo dito ay dokumento, record ng Senado. Nung ikaw ay tumayo doon at nag-deliver ka ng sponsorship speech ng concurrent resolution number 10. Baka naman kasi nagka-amnesia na si Senator Lacson at nakalimutan niya ang kanyang sinabi during his sponsorship speech. Eto, download ko na rin to, no? Para kung mahak uli kayo, meron na akong record. Republic of the Philippines Senate, Pasay City, Journal. Session number 13, August 24, 2011. Okay. So pupuntahan natin yung sponsorship speech ni Lacson. Okay.
Sponsorship speech, Lacson. Oh, ayan o. Asan ba yung sponsor? Ayan. Senate Concurrent Resolution Number 10. Okay, anong page to ng journal? Okay, so this is page 210. Okay, Wednesday, August 24, 2011. Okay, yan ang journal ng Senate. Record to mismo, official record to ng Senado. O, kaya nga may pirma pa yan. Oo. Diba? May pirma pa yan. Okay. Sabi mo, takes into account medical assistance. O, sponsorship speech of Senator Lacson. Preliminarily, Senator Lacson stated that the Constitution has divided state authority etos. O, sabi mo, meron kayong fiscal autonomy. Okay. Ngayon, ayan, o, sabi mo, delicate ang nature at duties ninyo bilang legislator. At because delicate ang nature ng inyong duties as senator, ito ay calls for a system of liquidation by way of certification. I-highlight ko yan, ha? Okay. Ayan o. He pointed out, si Lacson yan, he pointed out that the delicate nature of their duties as legislators calls for a system of liquidation by way of certification containing an itemized list on the manner the amounts allocated to each legislator were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Ngayon, Senator Lacson, mga kababayan, okay? At ganito po ang itsura ng itemized list na certified. Okay? Isa lang nag-i-exist sa COA. 2020 lang. Okay? Ito, ayan o. Ayan o, itemized list of amounts paid to and expenses of incurred for each senator for 2020. 2020 lang nag-i-exist, o. Ganyan lang yan, o. Ganyan lang. Senator offices, senator salary, senator's extraordinary miscellaneous expenses, travel, senator's travel stuff, salaries and benefits stuff, meeting and conferences, professional consultancy fee, supplies and materials, rental of motor vehicle and equipment, my extraordinary and miscellaneous expenses, my other MOOE pa, capital outlay. That is not an audit. That is just simply a statement kung magkano yung na-receive mo at dito mo inilagay. Pero, dapat may resibo yan. Ang sinabi mo sa iyong sponsorship speech, Lacson, okay? Hindi ako nag-misinform, Senator Lacson. Huwag kang gago. Okay? Ang linaw-linaw na ang record mo sa Senado, nang sinabi mo yan, is he pointed out that the delicate nature of their duties as legislators calls for a system of liquidation by way of certification containing an itemized list on the manner of the amounts allocated to each legislator. So, walang resibo. Merong word na resibo. Lacson, nasan? This is your sponsorship speech in Senate. Ito pa sinabi mo, ha? About rigid requirement. Journal to ng Senate, ha? This is their official record, August 24, 2011, Wednesday, page 210. Senator Lacson explained that the Supreme Court has defined fiscal autonomy as freedom from outside control. And he stated that while Congress recognizes the power of COA to audit its book, it is also incumbent upon the Commission to understand that to impose
a rigid requirement on Congress will be too burdensome that it may hamper members of Congress in performing their legislative duties. Finally, Senator Lacson underscored the importance of adopting Senate concurrent resolution because it is an assertion of Congress of its powers and rights as a constitutional body. He then urged his colleagues to unanimously adopt the resolution. So the resolution was adopted with no objection. Okay. So nasan yung medical assistance chorba-chorba mo ngayon? Bakit wala ang... Bakit nung 2011, hindi mo nabanggit yung medical assistance? Ngayon, 2023, nung na-uncover ko na itong legalized corruption ninyo, eh bigla mo nabanggit ang mga may sakit na binibigyan nyo ng suporta. So bakit magkaiba yung sinasabi mo noong 2011 at magkaiba yung sinasabi mo ngayon to 2023? Ano ba to? May split personality ka ba? Hindi ba na-consult ng staff mo ang sinabi mo mismo sa Kongreso? Ay, sa Senado? Ano yung sinabi mo? Pinalitan? Yung liquidation by way of certification ay naging liquidation with resibo? Eh, ang linaw! Ang napakalinaw ng title pa lang, maintaining the prevailing system of liquidation. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo, pinresenta ko ang dokumento, pinresenta ko ang side ni Lacson. Sinong nagsisinungaling sa aming dalawa? Si Lacson o ako? Pakisulat sa section, comment section. Sino nagsisinungaling? Si Lacson o ako? Diba? Sino? Medical assistance. Paano naging medical assistance yung MOOE? And maintenance and other operating expenses nga yan. Hindi po yan medical operations and other expenses. Maintenance and other operating expenses. Paanong naging medical assistance ang pang-maintenance ng office ng senador at congressman? Paano itong operating expenses? Hindi po yan operating expenses. Okay? In fact, Lacson, in fact, kailan ka naging senador? 2013. Diba, sabi natin 20, titignan ko yung 2013, no? 2013. May COA audit, pero wala kayong individual COA audit. Bakit kayo exempted individually? Dapat malaman namin individually kayo kung paano nyo ginastos ang pera ng taong bayan. Dahil ang laki-laki ng binibigay sa inyo, ginagastos sa inyo ng taong bayan. Dapat malaman namin, Senator Lacson, kung ang paggastos mo ay efficient. Kasama yan sa audit. Efficient, effective, di ba? Ano pa, hindi waldas? O, di ba? Hindi wala. Hindi mo po pwedeng sabihin sa amin, Senator Lacson, na for medical assistance ang MOOE ninyo. Okay? Dahil, ito ha, 2013 ito na financial statement ng Senado. Congress, Senador ka yan, di ba? Okay. Papakita ko sa iyo. Okay? Okay. So, halimbawa, ito, 2013. Okay? Ang total MOOE, okay, total MOOE ng Senado noon ay 2013, 1.3 billion. 1.5 billion ng 2012, okay? Ngayon, merong specific item for donations, okay? Tingnan mo nga 'yan, oh. Donations, ang ginastos nilang for donations ay 74,145. Okay, this is 2013. 2012 is 486,779. So malamang, pag mag-accounting ka ng medical assistance,
doon sa donations nilalagay yon dahil wala namang line item na medical assistance. Oh. Nagagaguhan pa tayo dito? Ano bang tingin niyo sa amin, bobo? Hindi kami nakakaintindi. Oh, ngayon guys, sinong sinungaling? Si Lacson? O ako? Diba? Napakasimple nung English nung resolution mo. Nilink-link mo pa, feeling mo naman, tanga. Feeling mo tanga, mapapaikot mo, tinawag mo pang disinformation. Paano disinformation? Eh, ang sinasampal ko sa pagmumukha mo, Lacson, ay yung sinabi mo at official records ng Senado. So, sinasabi mo ba na sinungaling ka noong 2011 or sinungaling yung record ng Senado? O, sinasabi mo ngayon, binago yung sistema. Eh, ang linaw-linaw ng title ng resolution, maintaining the prevailing system. Maintaining the prevailing system. Guys, hindi naman siguro tayo ganun kabobo, no? Anong ibig... Guys, tagalugin nyo nga sa comment section anong ibig sabihin ng maintaining the prevailing system. Tagalugin nyo nga sa comment section, maintaining the prevailing system. Pakitagalog po yun. Diba? Anong Tagalog ng maintaining the prevailing system? Diba? So, sabi ni Cedric, pananatili. Okay? Diba? Maintaining the prevailing system. So, ngayon sabi mo, you change it. The resolution doesn't say it. Alayo. Wala nang word na receipt. Walang word na resibo doon sa resolution. So, bakit ko sinabing legalize corruption ito? Dahil nga, wala kang individual audit. Nag-gets ninyo, kailangan liquid, ang ano lang is liquidation by certification. So, because walang, ikaw rin na nag-mismo nagsabi, Senator Lacson, sa iyong speech, na sana ang Commission of Audit ay maintindihan na ang rigid requirements ng audit ay burdensome sa inyo. Ikaw na mismo nagsabi niyan, Lacson, hindi ako. Those are your words. I'm simply serving them back to you. Sabi ni Liz Bumina, ibig sabihin ng maintaining the prevailing system, pagpapanatili ng umiiral na sistema. So, umiiral na sistema ay liquidation by certification. Bakit Lacson, ganyan kakapal ang pagsisinungaling mo? May record, may dokumento ng eksaktong sinabi mo sa Senado. Bakit iniiba mo ngayon ang topic? Ganun kahalang ang pagmumukha mo? Nasasabihin mo, disinformation, yung sinabi ko. Ang ginawa ko lang naman, ibinasa ko mismo ang Senate Journal na kung saan nandun ang pinagsasabi mo. At ang pinagsasabi mo ngayon, Senator Lacson, ay iba doon sa record sa Senado. So, ikaw ang misinformation. Ikaw ang disinformation. Dahil the record in the Senate doesn't support what you're saying. It supports my assertion. At ang title mismo, ang content mismo ng resolution, ay hindi sinusuporta ng pinagsasabi mo na nabago ang sistema, na binago mo ang sistema. Actually, pinanatili mo. Napakalinaw ng title. Maintaining the prevailing system of liquidation and accounting. Hindi po kami bobo, Senator Lacson. Baka yung mga supporters mo ang hindi nakakaintindi ng napakasimpleng English ng resolution. So,
kayo po humusga. Si Lacson na nagsasabi, si Lacson ba ang nagsasabi ng totoo o ako? Tigilan mo na yung pagsisinungaling. Hindi ka, the documents, Mr. Lacson, don't support your argument. Maraming salamat po.